Hi guys! So, welcome na naman kayo sa aking video tutorial. So, ang video tutorial natin ngayon ay kung paano natin palalakasin yung internet nyo gamit ang outdoor antenna. So, una natin gagawin is i-convert natin itong PLDT home router wifi na to para maging compatible sa kanya yung outdoor antenna. So, sa last video tutorial na ginawa natin about dito ay kinapitan lang natin to ng pang indoor, which is ito na yun. So, ang indoor antenna, pumapalo lang siya ng hanggang 6 decibels. So, 6 times 2 antenna, pumapalo siya ng mga 12 decibels. So, mababa lang yung ating pag-gain ng signal. So, gagamit tayo ng MIMO antenna na hinanda ko para sa inyo, which is ito. So, itong MIMO antenna na meron ako, meron siyang 20 dBi na gain. So, ano nga ba ang MIMO antenna muna pag-usapan natin? So, ang MIMO antenna ay multiple input, multiple output. Ang ibig sabihin nun ay dinadagdagan niya yung data capacity na nakukuha natin na quality ng signal sa area natin. Wow. Yun yung multiple transmit at multiple receive. So, ang transmission guys, pag-upload ng data. Pag-receive naman, pag-download ng data. So, yun yung ibig sabihin ng MIMO antenna. So, ayun, sana naintindihan nyo yung basic concept ng paggamit ng outdoor antenna. So, ayun, tara, simulan na natin yung pag-convert na itong antenna natin. Ang una kong ipapakilala sa inyong gamit ay itong binili ko sa Shopee. So, ang tawag dito is SMA female connector to IPEX connector. So, yun. Simulan na natin ang video na to. So, aalisin na natin itong indoor antenna natin. Aalisin na natin yan. And, simulan na natin backlasin. Kinabit ko ng last. Dadagdagan na ngayon natin to ng outdoor. So last time, dito yung connection natin sa dalawa. Pwede rin natin gamitin to sa dalawa. So, anong decision nyo guys? Indoor antenna or outdoor antenna? Ano mas maganda? Siyempre, both. So, banda dito. Natin.
indoor antenna plus outdoor antenna. So yun guys, no, nakikita natin yung signal natin is 1 bar lang without the indoor antenna and without the outdoor antenna. Hi guys, so yun, right now, connected na tayo sa ating PLDT home router wifi, so wala pa siyang antenna at wala pa siyang indoor at outdoor antenna. Try natin muna mag-speed test. Ang walang any external antenna. So ito yung speed niya. Okay, so yun, 4.5 yung download. So show mo. So yun guys, 4.6 Mbps upload. So ang next naman na itetest natin is kakabit natin yung outdoor antenna at yung kanyang indoor antenna. So let's try it. So yun o guys, kung nakikita nyo, 3 bars na yung signal niya nung kinabit ko yung outdoor antenna. Bali sa ngayon, nakatutok pa ito sa langit. Nakakabit na yung indoor antenna plus outdoor antenna. So, yan yung dalawang external antenna na ginagamit natin. Okay. So, start naman natin yung testing ng speed. Hi guys. So, yun, no. Ipapakita ko lang sa inyo yung ating ginawang outdoor antenna. So, kinabit ko lang muna is yung MIMO antenna. So, ayan, pumapalo ng 3 bars yung signal, no? Then, nakatutok pa ang ating MIMO antenna out of nowhere. So, itatry natin mag-fast.com para matest natin yung speed. Ayan, congested area meaning. May sinesearch kasi ako meaning. So, ayan, mas mabilis yung internet, oh. Grabe. Compared kanina, guys, grabe yung itinaas ng internet speed natin. Tumatalo siya ng 39 Mbps. So, show more para malaman natin yung upload speed naman ng ating internet. Okay. Medyo average lang, no? Pero pwede na, no? Tumapalo siya ng mga 3. Okay na yan. Pwede maglaro. Pwede ka na makapag-MO. So, yun nga pala guys. Itong delay, daanan ko lang habang nag-loading pa yan. Kapag uncharged at yung loaded nyo ay pantay ang pantay halos, maganda yung quality ng internet nyo or yung ping. So, kung mas mababa yung ano nila, yung MS nilang dalawa, mas maganda. Share ko lang. Nagdag kaalaman. Okay, so yan, no, 39 Mbps compared kanina na pumapalo lang hanggang 5. Napakabilis na nito. So i-try naman natin, ikakabit ko yung itong indoor antenna. So dalawa yung ating ikakabit na external antenna. So indoor plus outdoor. Ayan, stable pa rin naman.
kaliwete. Pero okay naman. Yan, okay. So, indoor plus outdoor. Medyo bumaba yung bar natin ng konti. Siguro sa signal strength na yun sa area natin. Okay. So, indoor plus outdoor. Ayan. Okay. So, tara. Mag-speed test na tayo. So, i-reload ko lang ito. Titignan natin kung may magbabago ba sa signal. I-observe lang natin kung okay ba yung indoor plus outdoor. So, ayan, medyo bumaba, no? Pero nakikita ko, pumipitik-pitik na yung signal ng nitong router natin. Pero bumaba man yung download, tumaas naman ang ating upload speed. At bumaba yung ping. So yun, nakikita na natin yung advantage at disadvantage kapag ka naka indoor plus outdoor. So kanina mababa yung upload speed natin, no? Mga nasa 4 ba yun? Nakalimutan ko eh. So ito 5.2 na. Eh di mas mataas na siya compare sa kanina na outdoor antenna lang, no? So yung ping almost the same lang siya compared kanina. Hindi ko lang na screenshotan. Siguro after ko videoan, screenshotan ko. So yun, no? Ang 27 Mbps ay mataas pa rin compared sa wala tayong gamit na external antenna. So yun, di ba? Mas maganda yung quality ng internet natin. Hi guys! So yun, naka-bandwidth cell laki nga po pala ang ating LDT home router. So same pa din, bandwidth 1 yung gamit ko. Nung ni-remove ko yung indoor antenna na gamit natin nung previous video tutorial ko, bumaba ulit yung speed niya na pumapalo ng hanggang 5 base sa kaninang pag-run ko nung speed test. So nung kinabit ko yung external antenna, malaki yung idinagdag niya na speed, no? Compared sa wala talagang gamit na any external antenna. So nung ikinabit ko pa yung indoor antenna, medyo bumaba rin ang quality, pero siguro sa signal strength ng area namin yun, medyo bumaba. Tapos yung ating antenna pa ay nakatuto out of nowhere. Sa next video ko, ituturo ko sa inyo kung paano palakasin ang internet kahit na congested ang inyong area. So bibigyan ko kayo ng mga maliwagang technique paano natin gagawin yan. Okay, so see you on next vlog.